Boss, parking kay boss. Ito na po. Entra sa boss. Yan, hello guys, welcome ulit sa ating channel. Mag-update lang po muna tayo sa Pasig River Esplanade po. Ngayong araw ng Wednesday. So, December 4, 2024 po. Yan, samahan nyo ulit ako guys dito sa Pasig River Esplanade para po mag-update po ulit tayo. Yan sa mga kababayan natin Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa po. Ingat-ingat po kayo kung nasaan man kayo naroroon. Magandang gabi. Sa ibang bansa naman po, good morning. Magandang tanghali po. Magandang hapon at kung magandang gabi rin at kung magandang madaling araw po. Yan. Mag-iingat po kayo lagi at pagpalain po kayo na may kapal. So, panibagong update na naman tayo ngayong araw na to, December 4, 2024. Yan, sa mga pansin nyo po, diba, sobrang ganda po ng Pasig River Esplanade ngayon, makulay. Meron, nagdagdag po sila ng LED lights po, panibago. Yan, lalong tumingkad po yung kulay niya. Yan, nanayin po muna natin mag-update sa Plaza Mexico at saka sa Maestranza. Sili po tayo kung ano po yung kaganapan doon. Yan, ang ganda ngayon, no? Dahil nadagdagan ng pakulay, pailaw, mas tumingkad yung Pasig River Esplanade. Yan, so ngayon po ay maulan pa rin po dito, no? So, mga katatapos lang po ata ng ulan. So makikita natin po yung bakas ng mga tubig dito. Yan, so ito pa rin po yung papuntang hagdanan, papuntang Intramuros, Binondo Bridge. Yan, so ayos na dito po. Yan, hindi pa natin alam kung ano pa idadagdag dito. So, eto, yan. May mga ilaw na nasira na po dito. So, isa, dalawa. Dalawa na. Tatlo. Ayan, tatlo na po yung nasirang ilaw dito. Yan, dito sa may hagdanan, yung last na ginawa, ayan. So, isa, dalawa, tatlo. Tatlo po yung may sira na. Tapos dito, meron po ditong mini tunnel, no? Papasok dito sa lower deck ng Pasig River Esplanade. Yan, ngayon po ay wet look po ang Pasig River Esplanade dahil po sa pagulan kaganina. Medyo malakas po kasi yung pagulan eh. Kaganina. Kaya hindi na din po natuyo itong sahig ng mga cobblestone. Ayan, hindi na rin po natuyo dahil sa pagulan kaganina. Yan, ganito po tingkad yung kulay ngayon, no? Ng Pasig River Esplanade dahil halos pinuno na po ng mga pailaw. Yan, so dito po yung sahig niya okay na para sa bicycle lane or yan, yung para sa walking.
Tapos yung dito na lang po, hindi pa po ayos yung para sa ramp na papuntang roof deck. Baka next year na po ito maayos kasi meron pa rin pong basar ngayon. Kaya abangan natin next year yung development dito sa Pasig River Esplanade natin. Hindi pa po kasi 100% natatapos. So ito na po yung mga stock na ng brick na ginagamit ngayon para sa Plaza Mexico. Ayan. Ayan, so ito yung mga brick na gagamitin, ang kakapal. Kakapal ng brick niya, no. Iabangan natin kung kailan ito magagamit. Pero yung iba po ginamit na po, nilatag na. Ayan, so ito po yung redevelopment dito sa Plaza Mexico. Pinapaganda po nila ulit para madugtong po yung Pasig River Esplanade papunta po doon sa Maestranza o Fort Santiago po. Yan, ito po yung tsura ng Plaza Mexico pagkagabi, no. Yan, nakalatag na din po pala sila ng brick dito para sa daanan. Tapos ito, hindi pa na-asfalto. Yan, abangan natin kung kailang asfaltoan. Tapos itong sa gilid, yung lalagyan po nila ng halaman. So yan, ginagamit na rin po nila yung ano, yung mga brick. Yan, ano ba to? Crescent Moon. Yan, so nandito na po tayo sa papuntang Maestranza sa Fort Santiago. So ito yung ganap ngayon. So dito yung mga tambak ng lupa nandito pa rin. So hindi pa rin po naililipat kung saan dapat ilipat. So ito po yung nahukay na, no. Ito siguro gagawin din yung katulad doon. Yan, ngayong gabi po ay wala naman pong ganap ngayon. So ito pa rin po yung mga poste na nakabuon sa tubig ng Ilog Pasig. So matatanaw pa rin po natin yung mga gandang building dito pagkagabi. Yan. So itong neon light halos kompleto naman po dito. Tapos pailaw din po sa Binondo Intramuros Bridge. Yan, ito lang po muna yung quick update natin dito sa papuntang Fort Santiago para sa panibagong esplanade na naman na ginagawa dito sa Maynila po. Yan, so ito naman yung itsura pag nasa taas tayo. Halos makakompleto na rin pala nila yung mga brick na linalagay dito, no. Bali, simple lang din pala itong lugar na to, no. Parang binago lang nila yung tiles. Ano pa kaya idadagdag dito maliban sa tiles, no, na gagawin nila. So ito muna, for the meantime, puro mga tiles lang muna yung nilalagay nila. So wala pa tayong nakikita ang kakaiba dito sa lugar. Kung magkakaroon ng mga amusement na pwedeng tambayan dito, no. Yan, wala pa rin tayo nakikita ang mga poste ng pailaw na pwedeng ilagay dito. So abangan natin yung fully construction dito kung ano yung magiging design talaga nitong Plaza Mexico. So ngayon ito muna yung kaganapan. Ayan, no, yung mga brick. May kulay red. Ayan. Tapos may puro red parang sa gitna. So ito muna yung update natin. Ganap dito ngayong Wednesday.
Yan, so ito dito naman ganap sa Binondo Intramuros Beach. Yan, marami din po na masyal dito. Isa din sa mga kababayan natin dito sila nagpapalipas ng oras dito sa Binondo Intramuros Beach. Yan, balik na ulit tayo sa maulay na Pasig River Esplanade. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late. Yan, silip naman tayo dito sa Christmas tree naman. Christmas tree naman tayo pupunta. So, yun yung Christmas tree. Kung hindi pa kayo nakakapunta dito sa Pasig River Esplanade. Yan, simple lang naman yung Christmas tree dito. Hindi naman ganong kalaki. Compare sa ibang mga Christmas tree, katulad po ng nasa mall na binadgetan talaga. Yan, buti na lang bawat punta natin dito, nakabukas po yung Christmas tree ng Pasig River Esplanade. Tapos ayan, kompleto na po yung pailaw dito sa Jones Bridge.
Yan, punta na po tayo sa phase A and B. Yan, dito naman tayo silip sa mga kababayan natin na mamasyal dito. Yan, dito naman tayo sa makulay na fountain. Kaya lang napansin natin yung ibang mga glass po, pundido na yung ilaw. Sana maayos. Yan, dito din mapapansin natin na marami pa rin namamasyal dito sa area. Yan, so iba-ibang mga kababayan natin ang namamasyal. So meron din tayo nakitang foreigner, no, na nagbibidyo-bidyo dito sa Pasig River Esplanade, dito sa may fountain na merong statue. Yan, so ngayong Wednesday, kung mapansin natin, konti lang din muna yung namamasyal ngayon, araw na ito. Hindi ganong karami, kasi ang marami talaga namamasyal dito Friday, Saturday at Sunday. Yan, napupunupot yung area. Kaya sa mga kababayan naman natin na gustong pumunta dito, 'di ba? At magpicture-picture. At konti lang po tao, ayan, napakaganda magpa-picture po dito. Solong-solo niyo po 'yung lugar at wala masyado pong photo bomber. Pumamasyal po kayo dito. Pagka Lunes hanggang Thursday, 'yan. Kasi alos lahat 'yan, may mga pasok pa po. Yan, bali nag-update lang tayo sa crowd update dito sa Pasig River Esplanade at saka kung ano yung update sa construction dito sa Plaza Mexico at saka sa Maestranza papuntang Port Santiago. Yan guys, ito muna yung quick update natin dito sa Pasig River Esplanade. Yan, balik na lang tayo bukas ulit para sa mga kaganapan dito sa Pasig River Esplanade. Yan, maraming salamat po mga tropa kids mula Luzon, Visayas at Mindanao maging sa ibang bansa. Yan, ingat-ingat po kayo lagi at pagpalain po kayo ng may kapal. So ito po ulit si JR Doria, nag-update po lagi dito every night sa Pasig River Esplanade po. Ayan, maraming salamat po hanggang sa muli. Mahalin po natin ang Pilipinas. Thank you po. God bless.